Do that one dance, baby. That one dance. Dito po kami sa Soko Monarch. Pinapakain ko lang si Mira. Kasi alam nyo ba guys, nagkasunog sa amin ngayon. So, dali-dali kaming bumaba sa building. Lahat ng residents bumaba ng building. Andun na rin yung fire truck at mga police. So, grabe yung trauma. Si Amira, iyak din niya ng iyak. Kaya, habang ongoing pa yung pag-stop ng fire doon sa building, dinala ko muna siya dito sa mall kasi para ma-relax. Kasi kanina pagdating namin, iyak siya ng iyak. Parang na-trauma. Bumaba kami from fourth floor to ground floor sa fire exit, sa stairs. So, tired na tired siya. Plus yung stress pa, yung tension. Oh. Kaya bit-bit lang namin yung passport namin. Aside sa passport, wala na. As in, nagmamadali kaming lahat. Pati lahat ng mga residents dun sa building namin. My God. Ganun pala yung feeling pag may sunog. Ayan, so dinadaan niya na lang sa kain, guys. Ayan, pagbigyan na natin. Stress siya guys, kaya wala siya sa mood. Pero nasa mood siya kumain. Pagbigyan nyo na. Ay nako. What a life. Too much problem. Ayun lang kami na iced tea. Guys, eto pala yung short clip ng sunog dun sa amin. Hindi namin alam exactly kung anong apartment yung nasusunog, pero from outside makikita mo na rin na ayan, medyo mausok na siya. Medyo mausok. Bumaba kami ng building, wala nang suklay-suklay. Basta nagmamadali na lang na bumaba.
super stressful talaga. Ayan, parang medyo na trauma siya yung pagbaba namin kanina kasi syempre dagsa yung tao, dami talaga. Then plus maingay pa yung emergency alarm ng building. So grabe talaga. Ayan, para makalimutan niya yung stress, ayan. Kain muna siya dito. Kain muna kami. Pero ngayon daw, medyo okay na siya kasi tumawag kami dun sa kakilala namin na taga building din. So pinabalik na daw yung mga residents sa taas. So kami, dito pa kami sa labas kasi nga para lang nililibang ko lang siya para mawala yung trauma. Kanina kasi iyak siya ng iyak. First time kasi namin yun na may fire yung building na na-experience namin na may sunog. Pero hindi naman siya yung malaking sunog. Pero kasi dito, nire-require nila na lahat pag may kahit konting apoy, may fire na ganyan, pinabababa nila lahat ng residents. Yan, laki ng building na yun. So, sa dami ng tao, talagang dagsa dun sa emergency exit. Na halos lahat nagkakandara pa ng pagmamadali, makababa lang. Oh, grabe. Grabe yung experience namin, guys. So, kaya ayan, nililibang ko muna siya habang kumakain. Ayan. Yan daw yung gusto niya, kaya dito kami, guys, sa Algorer. Ayan. Kain tayo, guys. Hindi naman yan yung mauubos na naman.
Okay. Thank you. Parcel pa siya, guys. May pa-take away pa siya. Waffle kasi yan, guys. Waffle with fruits. Yan yung kinakain niya. Waffle with fruits. Tapos, umorder din kami ng pancake. Pancake din. How is it? The pancake. The waffle. Good. I like the banana, but I don't like the kiwi. And why? You can eat the kiwi. Yeah. But it's still not tasty. You have to put chocolate. Yeah, I'm gonna put you have to dip it. Guys, so hanggang dito na lang, guys. Tatapusin lang muna namin yung pagkain, then relax lang kami dito, then uwi na rin kami ng bahay. I think okay na yung situation doon sa building, back to normal na. Ayan, we'll keep you posted po sa status ng sunog doon sa building namin. Once again, thank you guys and goodbye!